Hello guys, good morning. So welcome back sa Video Card Repair. So ayan. May repair ulit tayo ngayon. Ito ay from Nueva Ecija. So pinadala na Sir JB. Okay, from Santa Rosa, Nueva Ecija. Okay. So ito siya guys. So check natin to. Ayan. So ito siya. Sure natin. Okay. This is from Nueva Ecija. Hanapin natin. Tatakpan natin yung contact number niya. Ayan. As you can see. Ayan, Nueva Ecija. So, hindi pa siya nabubuksan. Open natin. Ang sarap ng chicken sa kapitbahay. Amoy. Pritong chicken. Okay. So. Parang mainit ang buga ng aking ano. Ang init nga ng buga ng aking ano ah. GPU. So, marami kasi nagra-run tayong application. So, check ko nga. Check natin yung GPU temperature ko. Ito lang guys. So, monitor ko lang. Parang uminit bigla sa area ko eh. So, check natin. Baka nag-re-refer. Baka overheated na yung ating GPU. So, from Nueva Ecija. So, marami tayong repair galing sa malalayong lugar. Sa Pilipinas. Okay. Ayan. So, iba't ibang lugar sa Pilipinas. Okay, this is two pieces. Okay. Two pieces GPU. So, ang pila natin sa repair ay 578. LBC. So, tayo ay alam-alam na ng LBC pa nagdi-deliver dito. Nagdi-doorbell sila. Hindi kagaya ng mga lalamob. Ulit-ulit na nagdi-deliver dito yung lalamob. Hindi pa rin alam ng iba. Dapat, pag nasa application, yung bang ano, dapat i-improve ng ano, application ng lalamob. Yung halimbawa, nagdi-deliver sila sa isang lugar. Ay, dapat, yung bang naka-pin out na, yung parang naka-program. Kasi kapag computerized naman kasi dapat laging ganun eh. Ayun naman dapat i-improve ng lalamove. Dapat pagandahin nila. Nung kapag lagi nagdi-deliver doon sa isang lugar, may count. Parang may count. Alam ba, ilang attempt nag-deliver. Ma-improve ng lalamove dapat yung mga ano. Yan. Dapat ganun. Tama si LBC. Oh, alam-alam nung ano. May assigned si team sila na nagdi-deliver sa ano. Sa isang lugar. Para alam-alam kasi kaganyan lalam paharapan sa lalam mo ba? Lalam mo lahat ng mga rider, lalam mo Grab, Burso. Hirap na hirap sila sa pagde-deliver. Yung ulit-ulit na nag-deliver dito, hindi pa rin alam. Kasi nga sasabihin iba-iba yung driver. Pero dapat sa application, dapat ay multifunction yung application nila. Actually program lang yung guys eh. Yung application ng ano. Kasi ako isang programmer guys, kaya alam ko yung function ng ano. Pwede naman kasi i-set doon sa application ng Lalamove o kaya ng Grab o kaya ng mga application nila na yung ano nila yung kung ilang deliveries na doon sa area na yon talagang ano kasi nagpi-picture naman sila nagte-take sila ng picture dapat alam nila yung location na araw-araw na sila nagde-deliver especially sa business pag business ang transaction dapat alam-alam ng mga Lalamove hindi eh. Tapos kung ano bigyan nila ng pagkakaano dapat mayroon doon sa application ng Lalamove po Grab na pwede kong i-add yung complete address ko. Picture ng bahay, ganyan. Para at least pa nag-deliver sila, alam na. Yun lang problema kasi. Kasi pag Google guys, ang kagandahan kasi. Kasi
bagamat nakakonect sa Google yung application ng mga lalambo. E kaya lang, hindi nila nakikita yung location, yung geomap. Hindi ka gaya sa Google Map, paggamit ay Google Map. Yung mga customer ko kasi na walk-in, Google Map ang gamit guys. Nakakarating guys ng exacto sa pinpoint location ko. Nakakapag-doorbell sila. Pag mga lalab, pag mga rider, nako, pahirapan niya. Tatawag yan, sir, dito na ako sa location. Tapos tatanungin ko yan, sir, saan po kayong location? Andun do. Minsan sabi, andun siya sa kabila, ano, sa 43, ay samantalang 41 yung nakalagay na address. Para mga loko yung ibang driver. O bagay, sabihin na hindi kasi nila naintindihan. Pero dapat, meron mga, ano yung mga driver na access dun sa ano, na pwedeng maglagay sila ng send ng feedback sa Lalamove, sa Ray, sa Grab, sa Burso. Dapat may feedback na ilagay nila na the address is not pin correctly. Ganyan, parang ganun. Tapos, para maiayos ng application nila yung pin location ng isang business para mas mabilis yung business transactions. Nahin natin itong isa. Ano problema na ito? Itong ganito guys, itong video card na ganito. Pangitan ako sa modelong ito guys ng version na to. So, ang nagagandahan lang ako sa palit na version guys is yung 1050 Ti nila. Yung ganito guys, madalas kasi guys yung ganitong version tsaka yung 1070. Ano bang version to? 1060. Yung 1060 guys at 1070. Sirain yung GPU chip niya. Then, ang lagi nag-i-error yung sa memory cycle ng mga gantong modelo. Yun yung isang issue ng mga gantong video card. Kapag, kalimbawa, kaya, siyempre, natapos na yung buhay nila. Na ganito, matagal na. Siyempre, luma na, ended na. Ano na siya? Parang nagkakaroon siya ng corruption. Hindi maintindihan kung nasaan yung corruption. Kung kailangan sa firmware ng PWM. Kasi kahit magpalit ka ng GPU chip, ng memory, lahat ng memory, yung error guys, hindi nawawala sa gantong modelo. So, ibig sabihin, mayroon siyang error na sa ibang part na hindi madetect-detect ng technician. Yun yung matagal ko nang hinahanap na error kahit sa GG, sa YouTube, ano, kahit sa ibang technician. So, hanggang ngayon, hindi pa na-identify yung error na error 33, last bank error. So, kahit magpalit na kasi lahat-lahat, hindi pa rin siya nawawala. So, si, ano, mayroon si Northrend Fix, ang ginagawa niya, yung sa firmware, ini-edit niya. Pero, hindi niya pinapalitan, ano ba, nagpalit siya ng isang controller. So, kahit bago na yung controller, ganun pa rin yung error niya. Ang ginagawa niya, yung old controller, kinukuha niya yung data, tapos ini-edit niya lang doon sa bagong controller. So, yun yung ginagawa niya. Ibig sabihin, may nalilist lang na ibang firmware dun sa controller, na bad firmware. Yun yung siguro yung isang cause na kung bakit nagkakaroon siya ng faulty function. Yun lang yung mga napansin ko. Kasi, yan, tagal ko na tinutuklas guys yung error na 33, error 33, error code 43, error 32, error 06, error 6, error 7. Yan guys, ay kahit buong GPU na napalitan ko na lahat, same issue. Palit chip, palit ano, firmware, firmware ba, palit PWM, palit ng BIOS, palit ng lahat ng memory. So, yun yung hanggang ngayon na hindi ko pa nasosolve yung issue na yun. So, possible, isang issue na yun kung bakit siya ganun. Either nga sa editor ng pag kailangan yung old firmware, isasalin sa firmware, may inaalis lang na ibang data. So, kung di ko alam yun, di ka pa natin napag-aralan. So, hindi tayo engineered about sa software engineer sa ganong issue. So, or else, yung mga lines nito, kasi ito, ang lines nito, ay butas, papunta ka kabila, may mga butas yung mapapansin nyo, parang maliliit na dot na yan. Either putol yung lines, possible ganun eh.
Kasi ito, kinakalawang din yan. Kung dito ay napuputol yung lines, ganun din yan yung papunta sa loob. Yung malinggit yun na line, pag kinalawang yun, napasukan ng tubig, puputol yun. Siguro possible ganun na isang issue, error. Yun, base lang sa mga experience ko. Yan, so sana dumating ang panahon, lahat ng mga video card technician, yung master video card technician ay sa Pilipinas ay magkaroon ng collaboration, pa-share yung ideas, ano yung error na yun, paano nasusolve, paano na ano. Kasi hanggang ngayon, I'm finding solutions, error 33, error code 43. Yan, so hindi lahat ay nasusolve sa replacing VRAM, replacing GPU chip, yan. Especially dun sa mga walang schematic at board view. Yan. So, unahin natin tong isa at ito. Kasi para sa akin, mas may pag-asa pa yung mga ganito kaysa sa mga ganitong modelo. Yan. Itong ganitong modelo, tamba kasi yan guys, sa likod. Minsan, di chip siya guys. Hindi talaga nag-function. Kailangan mo pang tanggalin yung GPU chip na ito para mabuhay lahat ng mga voltages. Pero pag pinalata mo naman ng GPU chip, hindi rin naman nagana. Mayroon siyang missing point na hindi ko makita. So, mahirap eh. No, schematic kasi siya, guys. Halos working 2 days, working 1 day, 4 hours. But problem is not solved. Yeah. I'm trying. Yeah. Yung kalimitang na-apply na natin, lahat ng experience na tumatakbo sa ating utak. So, I already applied, pero di pa rin natin masolusyonan yung mga, minsan yung ibang error. Yan. Ay, shorted. Shorted yung 12 volt. PCIe 12 volt. So, shorted ang PCIe 12 volts niya. Ayan, as you can see. Ayan, shorted siya. So, 3.3. Hindi naman. So, check natin sa likod. So, 12 volts. Ibig sabihin, all 12 volts rin. So, check natin kung nasaan yung location yung shorted. So, maingay yung ating sound sa kapitbahay. So, wala tayong magawa dyan. Minsan, magkakaroon niya ng error sa copyright error. Huwag mo patay yung TV! Nood ako! Pinakikinggan ko. Ilipat mo to. Sa to yun. So, check natin to. So, sorted siya dyan. So, buksan na natin siya. Kung ano yung nasa inyong sira. Sa to. So, check natin kung saan yung shorted. Pero kalimitan mo, spit eh. Okay, sunog. So, anong reason kung bakit siya nasunog?
Okay, nanonood ako sa ano eh. Sa shortage, sa ano siya, shortage. Sa open bloated MOSFET. Shorted. Saan pa? Sa likod pa. Meron pang ano. Meron pa dito. Sa bila. Okay. Sablot, sunog siya. Matindi ang ano nito. So, paano kaya ito? Sunog kasi siya. So, possible mahirapan tayo magtanggal nito. Dumikit na yan pa ganyan. Okay. So, lagay natin sa taas natin, 70. 70 degree. Sabihin natin siya ng lux. Sunog siya. Mayroon siya. Madumi kasi siya eh. May corroded. Sana hindi nasira yung chip niya. Ito. So, tanggalin natin ito. Shot. Huwag nawala. May epekto to eh. Kasi either ito. Kasi ano to eh. Tatlo. Ito ay sa 12 volts. Para kay dito yata sa dalawa. So, tapos ito namang isa para dito. Ito isa na to. So, ang shorted dito isa. 12 volts rail. Sana matanggal. Pag dumikit ito sa PCB, yun yung mahirap. Pag dumikit na sa PCB. Mahalit na kasi yung PCB pag dumikit. Pag hindi siya natanggal, sige, grinding natin siya. Ay, natanggal pa. Success. So, ibig sabihin. So, ano kayang value nito? So, pares lang naman yun sa kabila. This is... Kasi ito, para malalaman naman to kapag...
check natin kung shorted pa rin. Magbabuzzer sound. So, let's check. Okay, check natin. Kung 12 volts is still shorted. Okay, 12 volts is not shorted now. Okay. Okay. Okay, 10.5 volts. Okay. So, pati dito nagkaroon siya, corrosion. Basa dito sa likod to. So, hindi na to shorted. Kanina shorted to. Ito. Para shorted tayo sa nato. Hindi. So, hindi naman siya shorted doon. So, ano yung possible tayo na maanon? Ah, ito. May kaano dito sa memory. Ito pa. Medyo ano rin pala. Talagang kinasira niya. Dahil sa corrosion. So, minsan kasi pag hindi talaga nalilinis. Ito ay 1.8 volts. Ah, ito 1.8. Ito ay 1 volts. So, yun lang siguro yun. Wala naman ako nakita ang shorted eh. Check natin yung gates. Huh? Shorted. Shorted yung gates. So, ibig sabihin, shorted siya. Ito. Saan siya papunta? So, dito. Tapos sa kabila. So, dito. Dito sa gitna. Ito. Shorted pala siya. Ito ba? So, pag ito kasi not shorted. So, ito. Shorted siya. Saan kaya siya papunta? Lang, wala siyang schematic. Pero, I think, papunta yan sa, ano? PWM.
PWM yan eh. Tayo na PWM. So, ito yung BIOS na ito eh. So, dito tayo po ko sa kabila. So, yung ating 1.8 volts, so hindi naman siya shorted. Same as 1 volts. So, dito yan pupunta eh. So, check natin dito. Shorted ang PWM. Okay. So, ito siya. Ay. So, baka yun ay ground. So, kailangan natin tanggalin yung PWM. Para makita natin kung siya, pero hindi nag-shorted yung kanyang supply na 5 volts. So, 9509P. 9509P. So, dito yung pin 1. So, PWM dalawa, palitan. So, dalawa yung shorted niya. Lakas pala ng ano ko, hindi ko na-reduce ang heat. Dapat pala eh. Hindi ko na-reduce ang ating ano, heat temperature at saka ano, kalimutan ko. Pero never mind kung yan ay shorted. So check natin kung nawala. Yes sir, nawala nga siya. Ano, shorted siya. Ayan, pag ito may shorted, siyempre, sa ground. O yan, wala siyang shorted. Okay, ito kasi. Sa core. Yan. So, shorted niya talaga yung PWM. Yun lang, medyo malaki-laki pa palitan ng customer. Pero, ano talaga? So, we need to replace. So, natin ang ating soldering iron. So, sala. Ito pala. Okay. PWM. So, wala ako noon. 9509P. So, 9509P. Medyo malaki lang yung magagastos ng customer kasi may PWM. 9509P. Okay. Hanap lang tayo sa UP. Sa aking... So, 95. So, wala.
So wala tayong pyesa. UP9509 eso iba yun. Ah, meron tayo. So may isa. 9509 P 95. Ito. So may available tayong isa dito. Dalawa pala. Okay. Tapos yung ating IC. Ay, ang IC natin. So, linisin natin para makita natin yung number. Kasi lang naman dyan, ano eh, yung dalawa, pares ng number. Bali, yung apat, yun yung pares ng number. So, ito ay DU-1511, DU-1511. So, DU-1514. Tapos, DU-11. Okay, DU-1511. Okay. So, ang kailangan natin ay DU-1514. So, marami naman tayo nyan. So, hanapin ko lang kung nasan. Diyo. Sa mga donor natin, may donor naman tayo. Ay, wala na to. Okay, so check natin dito. 1516. Dapat ay 14. So, para parehas. Magkaiba kasi yon. Check natin. So, iba din. Okay, iba. Kailangan yung sakto lang para eksakto din. Para wala tayong maging issue. Yun. Dalawa available. Ito ay sunog siya. Yan, butas. Sayang to. Yan yung sira na ito. Hindi na siya ma-repair. Na-try ko na siyang ayan ay. I-grinding. Shorted na talaga yan, vehicle. Sinubukan ko ito i-repair eh. Wala, shorted na. For JP pa naman ta.
Yan natin ang kunting lid para oops, natanggal. Natin ang soldering lid. Pukul pa tayo ng TV. Nak, pukul pa tayo ng TV. So, pwede na palang. Walang face mask. So, check lang natin itong ipapalit natin. Para sure na hindi shorted. Para di sayang ang... Okay, power on. Ay, power on. Okay, not shorted. So, check natin. May reading. 0.500. Okay, yun natin. Kumagawin, dapat shorted. Okay. Yan, okay. Off natin. Okay, nag-off. So, good siya. So, position, ganito. So, mabilis na heating element. Para mabilis. Reduce na lang natin siya sa... Okay. Diyan natin. Okay. Okay na. Tapos, lagyan natin ng flux. Tanggalin natin ng exis. Okay, itong exist para iwas shorted. Okay. Tapos next natin. Ang PWM. Okay. This is 9509P. So, ang pin 1 natin ay dito. Ito ang lagay. So, ganda yung position. So, babaan natin. So, 420 by 40 lang. Kailangan na hindi masyadong mainit. Hindi masira. Ayan. Sobra.
Yan. Sakto na siguro. Tapos i-diin natin siya para mag-flat. Tapos i-re-retouch natin siya. Retouch. Siyempre, bago natin siya i-testing, i-clean natin siya. Kasi possible, nagkaroon siya ng short circuit na issue ng mga corrosions. So, retouch natin siya. Habang pinapalamig, kut-kutin natin din sa likod. Tapos dito. Tanggalin natin yung corrosion. Para habang nagpapalamig ay para lumamig yung PCB. PCB. So ito ay hindi na masyado kun ay natanggal na. So palitan natin 'to. Hindi na yung kakapit eh. So ito yung connection niya. Ito, saka ito. Tsaka ito. Tatlo yan eh. So, fish lang naman to. Kuha tayo sa ibang ano. Hindi na to kakapit eh. Corrosion eh. Dito, may corrosion din dito. RGB to. Okay, 4GB nga. Ayan. 4GB. Ito ay supply para sa memory. Yung 1 volt niya. Dito dumadaan. 1.8 volts. Tapos maka-convert to magkano siya. Switch. Then
Then 1 volt kagana. Pag on, yung 1.8 volts dito, alam ko mawawala. Tapos papasok yung 1 volts. Pag naka-on yung 1.8, walang 1 volts. Dito sa area na to. Switching yan sa memory. Sonic cleaner natin maya-maya. Ay, manual cleaning ko muna kasi may mga humido. May ibang parts naman ay malinis. So, dito lang. May mga humido din sa part na to. Meron parang ano na pala to, nag-crack na siya. Nagkaroon pala dito ng ano. Oh, may daw kinalawang. So ito, para saan kaya ito? May capacitor. Yan, may capacitor siya dito. Kasi ito yan eh. Capacitor tapos some fuse. Same dito sa capacitor some fuse. Thank you.
Some tip, oops. So 108, so ito na kunin natin. This is the same. Ay, nalaglag. Nalaglag ang ating tip. Ayaw matanggal. So, lipat tayo sa tweezer. So, trying. So, okay lang yan. Basa-basa. So, running tayo ng 1 hour. Ang tagal natin ah. So, ganun talaga guys. May nagre-refer ng video card.
Okay. Okay siya. 1.8, okay. So, yung shorted natin kanina, nare-read na ba siya? Okay, nare-read. Okay, so ibig sabihin, reading na nare-read naman yung ating mga... Okay, check natin lahat ng mga gates. For sure. Kasi puputok yan pag hindi nare-read. Kasi palitan yung PWM. Okay, read naman siya. Okay. Okay, reading. Okay, good. Okay, sabi yung memory. So, salang natin siya. Balik na natin to. So, gamit tayo ng thermal camera para masense natin kung may shorted again. So, guys, wala naman ako nakita na shorted na. So, napalitan na natin yung connections. So, PWM saka MOSFET, high side MOSFET. So, wala nang iba. The rest, kung pumutok ulit siya, kasi connected naman yung mga lines niya. So, may reading yung ating mga... kasi yung mga low gates MOSFET niya, low side MOSFET, connected naman sa PWM. So, good luck. Okay, so thermal camera natin. Ayan, so sense natin. Okay, let's turn on. Okay. Okay, mabilisan lang. Okay, power on. Okay. Uminit ang chip. Okay, may display. Okay, turn off. So, let's see on the camera. Oops, nasaan? Naka-ano nga? Okay. Ayun guys, kita nyo ba sa taas? Ayun siya, may display. So, power off natin. Ayan. So, okay na siya guys. Solve. Problem is solved. So, ang gagawin na lang po natin dito ay sasalang ko na lang siya sa... So, yung capacitor, okay naman yung capacitor niya. So, wala naman siyang bloated. Okay, so, ito naging issue talaga niya. So, burning. Nag-burn yung MOSFET. Guys, kaya yung nag-burn. Possible, guys, ang unang nasira nito ay... So, I'm not sure kung ganun yung nangyari. Kaya, possible kung nag-burn siya dahil overheated, GPU chip. Kasi guys, pagbukas natin ito, wala na siyang thermal paste. Nakikita nyo naman. Pagbukas natin, yan, wala siyang thermal paste. So, ibig sabihin, na-repair na siya. Hindi ko lang sigurado kung... So, review nga natin. Okay, review natin. So, basahin ko lang guys yung ano niya. Yung kanyang chat. So, nakalagay po dito. Bali, tatlo pala sana to. So, pinagawa niya is dalawa lang. Ayun, biglang namatay yung PC, something amoy sunog. So, yun yung sa, ito sa ni-repair natin na to. Ayun yun. Yung pangalawa, biglang hindi umikot ang fan din, yung i-repair natin na to, pangalawa na to, ang issue niya, biglang hindi umikot ang fan, dagal, bakante namin, umikot ang fan at hindi na rin. Nadidetect na piso, not detected to. Itong isa. So, sayang itong isa. Hindi ko na guys pakita yung ano, kasi importante yung ano yung information ng ating customer. So, hindi natin ma-show. So, wait lang guys. Replyan ko lang itong chatting customer. Okay, may magpapa-repair. 1650. Okay, replyan lang natin siya guys. Itong 1650. Magpapa-repair. Okay, send natin ang price. Then, kung saan isi-send. Address natin. And send ko yung aking YouTube.
channel, tapos courier na gusto niya. Okay. So, back to ano tayo? Live? So, okay na siya, guys. Ang gagawin ko na lang, guys, dito ay sasala ko sa Sunic Cleaner. Okay? Yan. So, mahaba-haba na yung oras natin. This is 1 hour. So, okay. Sala ko na lang po siya Sunic Cleaner. Yun lang naman ang solution dito. Sunic Cleaner na lang. Papalitan natin ng thermal paste at thermal pad. Yan, kasi lumana. Yan. So, salang na lang natin for cleaning. Then, next repair natin na itong isa. Itong palit. Okay po? So, wait for a while. Yan. Sonic cleaner ko lang para hindi na mabawalas. Hello po. Ito guys. So, ito na yung update sa ating repair. Yan, as you can see. So, ito siya guys. So, nilapit ko na yung camera para makita yung mga specs. Ayan. So, running na po siya. And stress test. So, pinadaan natin yung sa ultrasonic cleaner. Kita nyo, itim na itim. Bagong-bago. Brand new. Kahit yung heatsink. Saka PCB. Napaka latest. Para na siya brand new. Yan ang purpose ng ating ultrasonic cleaner. Nasaan yun? So, yun. Yan, itong machine natin na to. Yan ang purpose ng napakagandang repair. So, ultrasonic cleaner. So, ayan siya. Specs niya. Ayan. So, this is Galax 1050i. GDDR5, Samsung memory, 4GB, 128-bit. So, ayan. Okay naman yung stress test niya. Ayan, as you can see. Pure red. Pantay. So, pan natin, 61% lang. Then, GPU temperature, 60 degree. Memory clock, 1752. Then, GPU clock, 1392. So, running siya stress test on 28 minutes. So, magkakalating oras na siya, guys. So, ayan. So, perfect. Magana na. Success. So, yung isa lang yung hindi na-repair. Kasi, GPU chip ang tama. So, may next repair tayo dito. Ito. Yan yung next repair natin. So, galing ito ng Gilmore. So, lahat sabi ng mayari, sabi ng customer natin. So, dinala niya dito dun sa iba't ibang shop sa Gilmore. So, GPU chip na daw yung sira, hindi na daw marirepair. Subukan natin dito sa ating sa workshop fix repair. Sana magawa natin. Tanagawa natin ito ng vlog sa YouTube. Okay? So, yan yung ating repair as of today. So, muli, papaalam na po ang video card repair. So, yan. So, yun na lang yung pila natin. O, konti na. Yan. May liquid cooler pa tayo. Yan. So, yun yung ating repair today. So, ngayon na ay March 8, 2023, 3 p.m. So, success po. Repair natin. Ayan, so. Ayan, guys. Magpapaalam na yung ating repair. So, dako na tayo sa susunod na video natin. May re-repair ulit tayo. Okay? Ayan. So, salamat po sa inyong panonood. Hanggang sa muli. Para sa mga bagong salta sa aking YouTube channel, don't forget to subscribe, like, and comment. Pakishare na din po sa iba nating mga kababayan, mga Pilipino. So, we repair po sa buong Pilipinas. Yan. Ang mga customer natin ay buong Pilipinas. Video card repair, laptop repair. Basta computer repair. Yan. Gumagawa tayo. Kahit board ng TV, gumagawa pa tayo. Mga flat screen TV. Okay? So, gusto magpa-repair, so send nyo lang po. Meron naman description sa ating YouTube channel. Puntahan nyo lang po yun. Pati yung ating FB group, Facebook group. So, nandun, mamimessage nyo po ako. So, search nyo lang yung logo natin, Workshop Fix Repair o kaya Video Card Repair. Yan, makikita nyo yung logo natin, yung may bilog, kulay green. Okay, meron naman tayong description sa ating YouTube channel. So, makikita nyo po ako dun, okay? Mapupuntahan nyo ako sa Facebook. Okay, hanggang sa muli. So, see you on the next one. Video. Bye-bye.